全部让你们知道。Awesome.
Oh, God.
Magpakailanman,
Amen, Lord. Please clap for Him. Isang dalang step lang po para sa ating Panginoon. Taas po natin ang ating mga purihin ka, Panginoon. Sumbahin ka, Panginoon. Ano man po ang panahon, ano man ang sitwasyon, Panginoon, kami ay nagpupulit sa samba sa iyo, Panginoon, sapagkat nakita namin, Lord, kung gaano ka katapat sa amin, Panginoon. Lord, wala po kaming kabuluhan kung kami malayo sa iyo. Wala po kami, Panginoon, magagawa, Panginoon, kung kami hiwalay sa iyo, O Diyos. Purihin ka, dakilahin ka, Panginoon, ang aming buhay. Maging namin pong mga pagsigaw, maging namin pong mga pag-awit, Panginoon. Lord, kung puso namin ibinibigay sa iyo ang parangal at pagsamba, Panginoon, sapagkat karapat dapat ka, Panginoon. Nawa, Lord, sa kabuhan ng gawain ito, Lord, ikaw naman ang magbigay sa amin, Lord, ng mga pangungusap, Panginoon, na magbibigay sa amin ng kalakasan, pagsasabi sa amin, Lord, ng mga bagay na gusto mong pangyarihin sa aming buhay, Panginoon. Mangusap ka sa pamamagitan ko, hindi po ako, Panginoon, kundi ikaw ang mahayag, ikaw po, Panginoon, ang magkaloob ng mga mensahe, Panginoon, upang ang lahat, Panginoon, ay mapagpala ng iyong mga salita, Panginoon. Overwrite what I prepared for today, Lord, and nawa po, Panginoon, ikaw ang maparangalan, ikaw ang mahayag, ikaw ang maitaas, Panginoon. Salamat, Lord, sa kabutihan mo. Salamat sa mga puso nito na itinapo mo sa kalugaran ito ngayong hapon, Panginoon. Alam ko, Lord, na magtutuloy sila, sasamba sila, at tatanggapin nila ng buong puso, Panginoon, ang anumang mga pagpapala ng iyong mga salita na matatanggap namin sa araw na ito. Purihin ka, O Diyos, dakilahin ka, luwalhatiin ka, Panginoon, sapagkat ikaw ang aming Panginoon, ikaw ang aming inaasahan, wala po kami ibang Diyos, sapagkat ikaw lamang ang tunay at mga pagyarihan. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, inurwalati ka namin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sa mga pangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesu Kristo, at ang lahat ng gustong makipag-ibigan sa Diyos ay magsabi ng Amen! Amen! Amen, Panginoon. Amen. Purihin ng Diyos. Ganyan ang hapon po sa inyong lahat. At ipapakilala ko po sa inyo ang magkakayat ng mensahe. Kasi nakalimutan ni Ate Mickey. Si ganda nga po po. Pagpalaan po kayo ng Diyos. Welcome po kayong makinig po. Purihin po ang ating Panginoon. Ako po si Pastor Ian. Ano po? At ako'y nagagalak, natutuwa kasi may mga mahal tayong kapatid na medyo matagal natin may nakita. Ano po? Si Ate Lois, si Brother Demson, si Ate Wilma, na-miss po namin kayo. At welcome na welcome po kayo sa mga gawain. Ano po? Kasi ang gawain nito ay tungkol sa Diyos, hindi tungkol sa atin, hindi tungkol sa mga damdamin natin. Ano po? Tungkol po ito sa kabutihan ng Panginoon, tungkol po ito sa Kanyang grasya. Kaya po, magsama-sama po tayo ngayong hapon ito upang mapagpala ng mga salita ng ating Panginoon Diyos. Amen? Amen! Amen po ba? Purihin ang ating Panginoon. Ang ating pong church ay regular na itinadaos dito. Pasensya na po, medyo kumiti yung kakwano. Ay regular na itinadaos dito tuwing hapon, alas 3 hanggang mga 5:30 ng hapon na dubo. Ang Jesus Our Hope Family Church. At ang lahat po ay welcome, magsama po kayo ng mga kaibigan ninyo, kapamilya, kakilala, ano po, maging yung kaaway ninyo, ano po. Iyain ninyo rito para maging maayos ang mga relasyon, ang pagsasama, ano po, ang pagiging magkapitbahay, ano po. Kasi ang utos po ng ating Panginoon Diyos ay magmahalan tayo. Maging yung mga kaaway natin na gumagawa sa atin ng masama, ang gusto ng Panginoon ay ipanalangin natin. Patawarin natin ang walang humpay. 70 times 7, hindi na tayo magbibilang. Ano po, kung makasampu ka lang, makabente ka lang ng pagpapatawad, magbibilang ka pa ba? Hindi, kasi ang gusto ng Panginoon ay countless na tayo ay uunawa, magpapatawad, magmamahal. Kasi yun ang ginawa ng Panginoong Diyos sa krus ng Kalbaryo. Hindi po niya tinignan kung gaano kalaki ang ating mga pagkakasala. Ang tinignan niya po ay yung malaking pag-ibig niya
sa ating lahat. Amen? Amen. So dahil po dyan, kailangan naman natin may gawin. Ano po ba? Tama po ba? Kailangan natin may gawin. At ano ang dapat natin gawin? Yung ating pananampalataya ay kailangan maging malago at matatag, matibay. Amen? At dapat nasa tamang kinalalagyan. Amen? Kasi ang mga bagay-bagay, kapag ito ay itinayo sa isang sa hindi magandang pundasyon, ano ang nangyayari? Ito ay nasisira, gumuguho. Ano po? Nawawasak. Amen? At may mga salita po sa Biblia na pag-aaralan natin mamaya kung paano tayo kakapit sa ating pananampalataya. Amen? Amen. Sabi po rito, anong mangyayari kung itinayong bahay ay hindi sa isang matibay na pundasyon? Ano kaya ang mangyayari? Gaya kanina, yung sinabi natin, ito ay mawawasak. Pag dinaanan ng matinding hangin, matinding agos ng tubig, ito ay guguhok. Amen po? Babagsak. Amen po ba? Amen po rin ng Diyos. Katulad po ng nasa larawan. Tingnan mo, ang ganda-ganda ng bahay, pero itinayo sa buhanginan, hindi matibay na foundation ground. So, natural lamang na ito ay masisira. Ito ay mawawala sa kanyang dating kinalalagyang maayos. Amen? Bakit pag-uusapan natin yung bahay? Kasi mayroon po itong spiritual na kapaliwanagan tungkol naman sa ating mga pananampalataya. Sabi rito, ganyan din ang mangyayari sa pananampalatayang hindi si Kristo ang dahilan. Pansamantalang po tayong pumikit. Sipin po natin, yung pananampalataya po ba natin ay nakasalig sa Panginoong Jesucristo? Saliksikin po natin yung ating mga puso. Yung po bang paniniwala at pananampalataya natin o yung pagpunta natin sa church, ang dahilan po ba natin ay ating Panginoong Jesucristo? Kasi kapag hindi po ang Panginoong Jesucristo ang dahilan kung bakit tayo pumupunta sa church, ang pananampalataya natin ay napakadaling gumuho o magbago. Napakadaling maghina. Amen? Kaya gusto ng Panginoon na ang pananampalataya natin ay mapasalig sa isang matibay na pundasyon. At alam ko mag-a-agree kayo lahat na ang pinakamatibay na pundasyon na yon at countlessly sa Biblia talagang sinasabi na si Kristo ang kailangan natin. Si Kristo ang matibay na batong panulukan. Kaya dapat, kaya tayo nagpupunta sa church ay hindi para pagpalain lang. Diba? Kaya minsan may mga tao na punta ako ng punta dyan, pakinig ako ng pakinig, hindi naman nagbabago yung sitwasyon ng buhay ko. Hindi naman ako binibless. Alam niyo kung bakit? Bakit hindi natin nakukuha yung mga blessings? Kasi doon tayo nakafocus. Ang tunay na focus dapat natin ay ang ating Panginoon. Dapat siya ang sentro ng ating mga papurit parangal. Hindi yung para masabi ng katabi natin, magandang boses ko. Naririnig nila na ang taas ng tono mo. Hindi po ganun yun. Ano po? Nagpupunta tayo sa church, kumakanta tayo para papurihan yung nararapat sa papurit parangal natin. Hindi sa applause ng mga tao o sa papuri ng sanlibutan ito. Bakit tayo nagpupunta sa church? Dahil nandun si crush. Ha? Sabi, medyo matatanda na, wala nang crush-crush ano. Bakit tayo nagpupunta sa church? Dahil may pinagpe-pray tayo, na pagalingin tayo ng Panginoong Diyos. Alam niyo, kayang-kayang gawin niyo ng Panginoon. Wala pong hindi pa din pangyarihin ng Diyos. Pero ang karamihan, inaalaw ng Panginoon na manatili ka dyan sa pinalalagyan mo until maisip mo na talagang may itinuturo sa iyo ang Panginoong Diyos. Or pwedeng binibigyan ka ng Panginoon ng isang pananampalatayang matatag na hindi kayang ibagsak o wasakin ng sirkonstansya ng buhay. Amen? Amen? Amen! Sa Mateo chapter 7 verses 24 to 27 sabi nito, kaya't ang bawat nakikinig at sumusunod sa mga salita kong ito ay maituturing sa isang taong matalino
yun daw mga sumusunod at nakikinig sa salita ng Panginoon Diyos. Take note ha, dalawang sinabi, hindi lang nakikinig. Ano po, kasi napakadaling makinig eh. Pero paglabas mo, hindi mo ganano, napakinggan mo. Bakit? Wala kang planong sundin. Ha? Kaya ang sabi rito, kaya't ang bawat nakikinig at pinaka-importante sa lahat, sumusunod ng mga salita kong ito ay maitutulad daw sa isang tao matalino. Amen? Kaya kung tayo nakikinig lang, pero hindi naman natin ito isinasabuhay, hindi tayo sumusunod, hindi tayo matatawag na matalino. Amen? Kasi ang katalinuhan, may natutunan kang maganda. May natutunan ka na alam mong magdadala sa iyo, magdudulog sa iyo ng kaayusan. Ito i-apply mo. Tama po ba? Kasi yung pag-aaral natin halimbawa sa eskwelahan, diba, ang dami yung tinuturo doon. Pero pag hindi natin alam ang application nito sa ating mga buhay, ito'y mananatiling head knowledge lamang. Hanggang dito lang sa utak. Pero hindi sinasagawa sa pamumuhay. Amen? Ang ibig sabihin po ng hermeneutics, medyo makomplikadong salita, ay ang salita ng Diyos magkaroon ng kapangyarihan sa buhay para babaguin ng salita na yon ang uri ng ating pakikipagrelasyon, hindi lamang sa Diyos, kundi sa ating kapwa. Amen? Amen. Kaya sabi po rito, matalino yung mga nakikinig ng Word of God at sinusunod ito. Sabi rito, para siyang nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyong bato. Amen? Literal na lang, ano po, magtayo ka ng bahay sa tabing baybayin ng dagat. Anong nangyayari kapag nag-high tide? O kaya naging mahangin? Guguhi ito. Meron nga kami napuntahan sa Cebu na ang gagandang ruins sa tabi ng dagat, mga sementado ha, pero ginuho siya ng matinding alon. Bakit? Nakatayo kasi sa puhanginan. Hindi matibay yung pundasyon na kinatatayong nito. Pero sabi ng Panginoon sa kanyang mga salita, kapag si Jesucristo ang dahilan ng iyong pananampalataya, ikaw ay isang matalinong tao na nagtayo sa isang matibay na pundasyon. Amen? Kaya mga kapatid, paulit-ulit kong itinuturo sa inyo, paulit-ulit ako nagko-correct sa inyo, ano po, kahit minsan ako ang nagmumukhang masama, kasi ang pastol na hindi nagmamahal, walang pakialam yan, kahit manatili ka, sa pag-ugaling hindi maganda. Ang tunay na pastol ay kahit magalit ka, iko-correct ka. Ano po, kahit pasabihin, sabi ng Biblia eh, makikilala mo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Paano yung tunay na nakikilala natin ang katotohanan? Paano natin nakikilala ang tunay na katotohanan? Paano tayo lalaya? Kapag yung katotohanan na yon ay nagkaroon ng kapangyarihan sa buhay mo para magbago ka. Amen? Kahit ang dami nating alam, ang dami nating post na pagkagagandang verses, pero yung mga verses na yon ay hindi natin isinasagawa sa uri ng ating pamumuhay, baliwala ang lahat. Konting problema, tutumba ka. Konting dago ng buhay, manlulupaypay ka. Pansinin ninyo kung ano yung dinanas ni Hope, pero hindi natinag yung pananampalataya ni Hope. Diba? Yung pag-ibig ng Panginoong Jesucristo, ang daming dinaan ng paghihirap, pasakit, pero hindi natinag ang pag-ibig ng Panginoong Jesucristo sa atin. At yun ang gustong ituro sa atin ng ating Panginoon. Maraming churches, opo. Pero may time ba sila para personally ay mahalin ka at turuan ka? O pagkatapos nyo ng mga event, ay kanya-kanya na ulit. Wala na ulit pakialaman. Diba? Maraming ganun churches. Pero nawa, ma-appreciate po ninyo na kahit yung mga problema ninyong personal ay ating pinag-uusapan na kailangan natin masolusyonan. Amen? Ang tunay na pastol
hahanapin, yayakapin ang lupang nawawala. Tandaan po natin yan. Na-testing nga po kami last Sunday. Kasi ang topic natin ay tungkol doon sa lupang nawawala, di ba? Ay si tatay yata naligaw. Kaya pag-uwi namin, pawis ako pagod na pagod. Dahil na siyempre maghapon na rin naman po yung gawain. Eh, naghanap kami ni Pastor Rainier. Kasi nga, naligaw si tatay. Hinanap namin. Kasi sabi sa kanyali ka na, Pastor, hanapin natin si tatay. Kasi ang topic natin ay hanapin ang nawawalang tupa. So, hindi pwede na kahit pagod na tayo, ay wala tayong damdamin na hanapin o mahalin yung... Kasi kung may concern ka, ano, hindi mo isasalang-alang yung sarili mong pakiramdam. Yung sarili mong dapat gusto mo ng mahiga, gusto mo ng magpahinga, gusto mo ng mag-relax. Kaya lang, hindi ka makakapag-relax pag mahal mo yung mga taong dinala sa'yo ng Panginoong Jose. Hindi ka pwedeng mag-relax kapag gano'n eh. Hindi ka rin makakapag-relax kasi mag-iisip ka pa rin. Eh ang pinakamagandang gawin ay talagang trabawin mo, hanapin mo. Sumama ka sa paghahanap. Kaya po nung Sunday, tuwang-tuwa kami nung nakita namin siya na nakauwi na. Kaya, ang sarap sa pakiramdam na yung prayer mo. Kasi habang naghahanap kami ni Pastor Rainier, nagpe-pray na rin kami na, Lord, nawa, walang mangyari masama dun sa hinahanap namin. Nawa, Lord, makauwi na siya ng maayos. Nawa po, Panginoon, walang sakit or ano pa man na kaya siya naligaw dahil dun sa, diba? Baka